Hi guys, sakit ng ano ko, sinikmura ako ba? Kanina pa to mga isang oras na ata, sobrang sakit talaga ng sikmura ko. Pinisal ko mag-isa yung mga puso ko. Nag-blurred. Ayan. Si Yana, hindi pa nakaligo. Anong oras na ba? Tingin na ng oras. 11:05 AM na. Friday pala ngayon guys, August 9. Ay, pasok si Yana. Ay, sulatan ko. Ala, sinusulatan mo na naman yung kamay mo, Yana. Takot-takot. Papasok pa sa school, madumi yung kamay mo. Tungkula, kula lang. Ah, sabi ni teacher, huwag daw sulat-sulatan ang... Ay, ano na lang ako, itutos mo. Ay, hindi. Hugasan natin ang tubig. Ah, sakit ng sikmura ko, Yana. Sakit ang tiyan ko. Sakit ang tiyan ni Mami. Papasok pa naman si Yana. Alauna. Yana, kunin mo yung ano? Lockbox? Okay. Hindi, dito, ito. Kunin mo yung bag mo. Okay. Yung bag mo muna, anak. Kunin mo yung bag mo, anak, kasi ready na natin yung mga gamit mo. Sakit ng sikmura. Uy. Kunin mo yung bag mo, anak. Oh. Akin na. Lagay mo yung ano mo. Lagay mo yung ito. Yung books mo. Ito pala yung nadali namin books. Saradong, ah, oh, sakit. Muntay ko na ba yung ano mo, yung ganda yung pincel? Check mo. Check mo muna yung ano mo, pencil case. Saan ano ko? Paano? Kana marunong ka naman maligo eh. Yan, malilate na tayo. Bilis! Ay, sili. Ako nung maligo. Sakit eh. Kaisin. Ako maligo. Sakit siya ni Mami. Lulong ako, liko po. Hindi na ako naligo guys. Nagpalit na lang ako ng damit kasi ang sakit talaga ng sikmura ko. Pero nawala-wala na yung sakit nung nilagyan ko nito. Naglagay ako ng tali sa tiyan ba. Yan, natutunan ko to sa ano ko, sa mama ko. Nung sumakit ang sikmura ng mama ko, tinalian niya yung tiyan niya. Siya na lang naligo mag-isa guys. Marunong naman na siya maligo. Tinuruan ko kasi siya paano maligo mag-isa. Kaya marunong na siya. Papa mo yan to si tati ko? Tapos
Tapos marunong na rin yan siya magbihis ng damit, guys. Maghahatid na naman ako kay Yana. Araw-araw ko siyang hinahatid sa school. Binabantayan ko rin siya doon. Dalawang oras lang naman ako magbantay doon. Tapos nabasa na nila agad. Antayin ko na lang siya doon. Tapos, sana mawala yung sakit ng sikmura ko. Ayan si Yana, guys. Nagbibihis mag-isa.
nakikita akong mata ko yan, ha? Dikit mata. Siya lang nag-ayos ng buhok niya. Tapos si Ayan dito. Gusto kong makaotot. Umuopo. Lord, para akong bagong panganak. Sa ano? Gusto kong makautot ba? Para umuopo yung pakiramdam ko. Kain na tayo. Kain na tayo. Alis na tayo? Opo. Anong oras na ba? 12:03 na. Good morning! Good morning, Yana! Nandito ang mga bata sa kusina. Ayan si ate, naghuhugas ng pinggan. At yung lababo namin, hindi na naubusan ng hugasan. Napapansin ko yan. Tapos, kakain na pala sila ng almusal. Ito pala yung ulam nila, niluto ko. Ano siya? Luncheon meat, nilagyan ko ng itlog. Hinaluan ko na lang ng itlog. Ayan. Siya naman yung naghain para sa kanya mga kapatid. Yan, tinuturuan ko yan si Siyan para marunong na siya ba. Pag wala ako, at least, marunong siya magpakain sa mga kapatid niya. Ayan, parang kailan lang yun na August 1, ngayon August 10 na. Hi guys! So, ayan, update ko pala kayo sa sakit ng sikmura ko kahapon. Nung hinatid ko si Yana, sobrang sakit ng sikmura ko. Kaso tiniis ko lang para makapasok lang si Yana ba? Kasi gustong gusto kasi talaga ni Yana pumasok sa school. Kaya yung tiniis ko yung sakit, kinaya ko. Tapos ayun, nung pagkapasok ni Yana, nakaupo lang ako dun sa waiting area. At tiniis ko yung sakit. Kaya dun na ako sa gilid tahimik lang ako dun sa waiting area ako nag-aantay kay Yana. Kailangan ko siya nang antayin kasi maglalabasan na sila. Baka hahanapin ako na Yana kung umalis na ako. Nung naglabasan na kasi sila Yana, dumiretso siya sa tindahan kasi nagpabili siya ng snack ulit. And doon sobrang sakit ng sikmura ko. Kaya yung mga tindera doon na paano sa akin, napatanong kung ano nangyari sa akin. Sabi ko, sobrang sakit talaga ng sikmura ko. Sabi nila, baka daw nausog ako. So, ayun, yung isang tindera doon, nilawayan niya ako dito sa may, ano, sa may sikmura. Baka daw kasi nausog ako. Tapos, sabi niya, itry ko daw to. Ito. Meron siyang tinda na ganito, oh. Itry ko daw to, baka mawala yung sakit ng sikmura ko kasi nakapagpagaling daw to. Ang pangalan niya, sunflower, olive oil, eucalyptus, ang pangalan niya, guys. Nakalagay dito, gamot sa ubo, hika, sipon, pilay, rayuma, sakit sa kalamnan at iba pa. Ayun nakalagay guys. Pagdating agad namin niya dito sa bahay kahapon, naglagay agad ako nito. So naglagay ako na 2 beses sa tiyan ko. Tapos humiga ako, nagpahinga ako. After 30 minutes, napansin ko nung pagkalagay ko nito, medyo okay yung pakiramdam ko. Nababawasan yung kirot ng sikmura ko. So ayun, hanggang sa nakatulog na pala ako, hanggang anong oras na ako nakagising, mga alas 6 na ata ng hapon, natulog ako alas 4. Okay pala tong gamot na to, effective siya sa akin.
Twice na kasi nangyari to sa akin, yung sobrang sakit ng sikmura. Kasi last year, ganito rin nangyari sa akin. Mas malala talaga last year kasi halos hindi na ako makahinga. As in, sobrang sakit, namimilipit talaga ako nun sa sobrang sakit. Tapos ayun, umulit na naman ngayon. Hindi ako mapakali sa sakit, di ba? May sakit na higa ka or redapa ka, kahit anong posisyon is, mapabawasan yung sakit. Pero yung last year talaga sa sobrang sakit lahat ng posisyon ginawa ko, hindi talaga nawawala yung sakit. Sobrang sakit talaga, guys. Na-experience ba kayo ng ganun? Basta ang naalala ko noon, bumili lang ako ng ulam. Chicken curry yung binili ko. After 1 minute nung pagkatapos kong kumain, sobrang sakit ng ano ko. Doon nagsimula ang sakit ng sikmura ko. Iniisip ko tuloy dahil doon sa ulam na binili ko. Tapos umulit na naman ngayon, chicken curry din. Nabili ko sa kapitbahay. So hindi ko na babanggitin kung sino yun. Basta naka-order ako ng ulam kahapon. Ayun, ganun din nangyari. After 1 minute namin kumain ni Yana, sobrang sakit ang sikmura ko. Parang natruma na tuloy ako bumili ng ano ba, yung lutong ulam. Kasi hindi natin alam kung baka nadapuan ng langaw. So gusto ko ako na lang magluto para alam ko talagang safe. Buti na lang talaga si Yana, hindi sumakit ang tiyan. Kasi kumain din siya ng kapiraso ng chicken na yun. Parang ayaw ko na talagang bumili ng ulam. Kasi hindi mo nga talaga alam kung malinis ba yung gawa nila or nadadapuan ng langaw, baka nataihan ng langaw ba. Kaya ayun guys, buti na lang okay na ako ngayon. Kaya ko nang maglaba kasi puno na naman ang laundry ko guys. As in, umaapaw talaga. Kailangan ko maglaba na naman. So, buti na lang umukay na yung pakiramdam ko at kaya ko nang maglaba. So, pahinga lang ng konti at ako'y nagkakape pa kasi ako hindi pa ubos yung kape ko. So, pagkatapos ko magkape, maya-maya konti, mag-start na kami maglaba. Magpapatulong na lang ako sa mga bata para matapos agad. Dahil lumuluwa na naman ang laundry basket ko. Sobrang daming labahan. 1 week lang yan guys ha, na labahan. Ganyan na naman ulit. Alam mo yung last vlog ko na papanood nyo, yung magtutupi pa lang kami, puno na naman yung laundry basket ko. 2 basket na. So, ayan guys, maglalaba ulit tayo mamaya. Ang dumi na agad ang tubig. Actually, nabanlawan ko na yan. Mga dami talaga ng mga bata ang dudumi. Tapos, ang liliit pa. Kuti, anuhan ba? Kuti kayo labahan. Mas gusto ko pa yung mga malalaking damit ang lalaban kaysa maliliit. Hassle kasi laban pag maliliit. Tapos, matagal matapos. Pangalawa, itong lalagay ko. Huli ka! Ano na naman yung ginagawa mo? Papaka na naman ang peanut butter, bata ka. Habang naglalaba, ng munggo? Nagpapalambot ng munggo, ayan. Kasi magugulay ako ng munggo. Tapos magpiprito ako ng tuyo, ayan. Sarap partner yan sa gulay. Inilagyan ko pala siya ng kutsara para mabilis lumambot. Ayan, luto ng aking gulay. Kaya ako nagluto ng gulay guys kasi si Saidi nagre-request. Nire-remind niya ako lagi. Sabi daw ng teacher niya na kumain daw ng gulay. Maya't maya sinasabi na ako, tita, tita, sabi ni teacher kain daw ang gulay. Kaya sabi ko, sige magluluto ako. Eh, ang meron ako munggo tsaka patula. Nagpabili ako kay Sia ng talong, okra, at saka kalabasa kasi lalagyan ko pa sana. Ang kaso walang nabili si Sia at ano lang yung nabili niya, talong. So, yun lang na ilagay. Ayan. Simple lang ang aming ulam for dinner. Sa inyo guys, anong ulam nyo ngayon guys? Siguro ang sarap ng mga ulam nyo dyan. Ay, nagprito rin ako ng tuyo. Tampan na tatawag dito. Ayan, partner sa gulay. Keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends. I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. The special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't
fashion now. Before you I win. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start. When my heart became yours, don't say we're over. You should be here with me. Special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I win. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a sampal mo sa taas. Na dryer na yan. Sobrang dami ginabi na ako maglaba. Every week, ganito kadami yung nilalaban ko. Ayan. May nakasalang pa sa washing. Ito itong last na to. Ay, napaano pa si Yana, pababa. Ang sakit ang likod ko, Yana. Pababa ka ba talaga? Ang bigat mo. Yana, bilisan mo lumaki. Para tulungan mo kami ni ate maglaba. Saan? Bukas? Tati yan, mami. Sino mag-atin? Tapos yung pan. Pan. Mabila lang, capsule. Ng labahan. Sobrang dami as in. Sinali na rin ata namin pati yung labahan ng kapitbahay.